Ayun! Naalala niyo pa ba yung letter na binigay sa akin ni Ate Girl? Ngayon malalaman niya na kung ano nilalaman nun. Stay lang kayo till the end ng video ha. At malalaman niyo kung bakit biglang nawala si Ate Girl. At bakit ang lungkot na nadama namin nung kaibigan niya nung lumisang siya. So ready na ba kayo? Ngayon malalaman niyo na. Stay lang ha! Nakapila na ako sa sakayan ng jeep noon pa uwi. Kubaw! 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 Kuya Kubaw? Hindi! Recto! Nasa recto ka na nga eh! Pagsakay ko sa jeep, super excited akong binuksan yung letter ni Ate Girl para sa akin. Expected ko naman na may kalungkutan yung laman noon ayon sa mga kaibigan niya. Excited ako syempre, pero may konting kaba nung binuksan ko yung letter niya para... Para! Hoy, sandali lang mama! Para! Hoy, bayad mo! Bakit? May bayad ba nakadapa? So ayun mga monster, simulan na natin basahin. Dear Mon, first of all, masaya ako dahil nakilala kita. Kaya salamat kahit di man tayo naging close, naging inspiration pa rin kita sa mga activities na ginagawa ko sa FEU. Makita lang kasi kita, masaya na ako. Ewan ko ba ba't ganun? Pag nandiyan ka sa paligid ko, di ko alam kung anong dapat ikilos ko. Basta ang alam ko, masaya ako pag nakikita lang kita. Pero sana, habang binabasa mo to, iniisip mo nasa harapan mo lang ako ha. Nakangiti sa'yo. Hi Foggy, type mo ako. Ew! Hindi ko malilimutan ang ngiti mo. Yung una pa lang kitang nakita, sabi ko sa sarili ko, you're the one! I never felt so happy in my life. When I first saw you, walking toward us sa gym. Ewan ko ba? Di naman ako naniniwala sa love at first sight eh. Pero nung araw na yon, bigla akong naniwala. Pasensya ka na ha, kung hindi ko kinayang lapitan ka nung dumang araw. Kasi, nung palabas ka sa gym, pag lumingon ka, akin ka. Yun, lumingon ka nga. Parang nawalan ako ng lakas nung oras na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko. By the way, birthday ko nga pala nung araw na yon. Ayayin sana kitang kumain, kaso bigla-bigla kang nagpaalam. Pasensya ka na, nagmamadali ako eh. Need ko talagang pasukan yung klasiko na yon. Okay, see ya! Oo, sayang. Ikaw pa naman sana yung sweetest gift sa akin ng birthday ko. Pero okay lang, nakilala naman kita eh. Nung sumunod na araw, nakita kita naglalakad sa campus. Pero napigilan akong lapitan ka. Nalilito kasi ako kung tama ba o maling mapalapit ang loob ko sa iyo ng todo. Kaso parang tinadhana na talaga ng mag-cross uli yung landas natin sa bilyaran. Gusto kitang lapitan noon kaso naunahan ako ng hiya. Tsaka kasama ko din kasi yung mga friends ko noon eh. Tinulo pa nga kita sa classmates ko eh. Pero bigla kang umalis noon. Sorry din kung naging mahina ako para harapin ka. Wala eh, tao lang. Walang sapat na lakas na loob para lapitan ka. Para! Bababa? Bababa! Okay, baba. Bababa na ba? Bababa na. Ba? 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 Teka. Nakaituto na kayong dalawa ha. Ang asal ba kayo ha? Ha? Sa pagiging ko kayo sa talukap ng mata nyo eh ha? Ha? Ang asal kayo eh ha? Sorry din if di na ako nakapagpaalam sa iyo ha. Biglaan kasi akong pinauwi ni Papa eh. Ayaw ko talaga sabihin sa iyo ang dahilan. Pero gusto kong maging tapat sa iyo. Ang totoo, may sakit ako. Sakit na walang lunas. Ewan ko if napansin mo pero ang totoo, may kaya kasi kami. Tinanong ko ni Papa kung anong gusto kong regalo sa birthday ko at sa nalalabing taon ko sa mundo. Sabi ko sa kanya, Pa, gusto kong maranasan yung maging college student sa University Belt. Kaya nung pinapili ako ni Papa kung anong school, napili ko yung FEU. Wala naman akong plan tapusin yung college eh. Gusto ko lang talagang maranasan to. Alam ba, Momon, hindi ako nagkamali sa pagpili ko ng school. Kasi sa FEU, nakita kita. Nakilala kita. Nakausap kita. At ikaw nagbigay sa akin ng panibagong lakas na lumaban sa sakit kong to. Pero
Yun na rin yung isa sa naging reason kaya hindi na kita nilalapitan. Ayokong mas lumalim pa yung kung ano man yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya sapat na sa akin na makita ka lang kahit sa malayo. At ayoko rin masaktan ka sa uli kung mawawala rin naman ako, diba? Pero dahil gusto kong maging tapat sa'yo, sasabihin ko sa'yo kung anong sakit ko. Ang sakit ko ay... Ngipin ko! Wow, mama! Ang sakit ng ngipin ko! Di ko na kaya, mama! Yes, may kala ko kung ano na. Ang sakit ko talaga ay... leukemia. At ilang buwan na lang ang nalalabi para mabuhay ako. Pwede bang humiling, Momon? Pwede ba akong puntahan sa Tarlac sa Sabado? Yun na lang huling kahilingan ko bago ako mawala. Salamat ha. Sana mapagbigyan mong huling kahilingan ko sa'yo. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Kahit naging stalker mo ako ng ilang araw. Salamat sa ngiti mo. At higit sa lahat, salamat sa konting oras mo na binigay mo sa akin sa gym. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Kasi, mahal na kita eh. Kuya, hinaan mo naman yung pagbasa. Naiyak na kami lahat dito eh. Hura! Ayun, pagkatapos kong basahin yung letter ni Ate Girl, binaba ko to. Kasi medyo mababaw ang luha ako eh. Kaya medyo nabasa to ng luha. So, after nun, pumikit ako. Nag-iisip. Malalim ang iniisip ko eh. Iniisip ko siya. Pagdilat ko, malayo ang tingin ko. Malayo. At in malayo. Wah! Malayo na yung lagpas ko sa babaan ng jeep. Wah! Sabado ng umaga. Tikila ako! Habang nag-aayos ako, iniisip ko, kamusta na kaya siya? Sana maabutan ko pa siyang buhay. Sana maintain niya ako. Sana humihinga pa siya. Sana. Ano, gulat kayo? Ayun! Maaga pa sa maaga, bumiyay na ako papuntang Tarlac. Nakita ko na yung bahay nila. Ang laki! Mayapan nga pala talaga siya. Pagbaba ko, sinalubong ako ng mom and dad niya. Magandang araw po. Ako po si Momon. Naku iho, salamat naman at nadalaw ka rin dito sa amin sa wakas. Ang laki na pasasalamat namin sa'yo. Lagi ka kasi niyang kinikwento sa amin. Nag-aaral pa dyan ng fine art doon sa FEU. Naku, wala po yun. Okay lang po yun sa akin. Tapos... nagtinginan sila nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam eh, parang may misteryo. Pagkatapos nun, iniwan muna nila ako doon sa napakalaki nilang sala. Tahimik doon. Malamig ang init ng hangin. Napakatahimik. Nakakatakot. Nakakilabot. Hayun, naiwan ako mag-isa doon. Tumingin ako sa kanan. Tumingin ako sa kaliwa. Tumitingin ako sa paligid eh. Tumingin ako sa ceiling. Yung ceiling lang sa sobrang taas, parang nangungusap na. Tapos napansin ko, may isang kwarto sa tabi ng sala. Na nakabukas ang pinto ah. Sumilip ako sa kwarto na yun. Alam nyo ba kung ano nakita ko? Pero bago natin ituloy, bisitahin nyo muna yung channel ko please. Yun na rin yung bell button para naman ganahan yung cuteness ko. Dito sa channel ko, I promise to keep entertained. Pumasok ako sa kwarto. Na punong-puno ng paintings na gawa ni Ate Girl.
Isa din pala siyang artist kaya pala nag-fine art siya sa FEU. Tulad ko, malupit din siya. Pero kakating sa painting, napansin ko, puro ako yung nasa painting. Sobrang na-amaze ako ang galing niya. Natatandaan ko yung mga eksena sa painting. Ito yung mga panahon na nakikita ko siyang ini-stalk niya ako eh. Tantantanda ako pa lahat. Kaya pala niya ako titignan sa malayo. Kinakabisado niya at pinapainting niya ako. Ayun, patuloy ako nag-ikot-ikot sa room na yon para tignan yung mga painting. Nang biglang, salamat at pinagbigyan mo ang kahilingan ko.